Orasyo Emparata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Kakayanin nating mabuhay habang nakikipagsabayan din tayo sa COVID dahil di naman tayo po pwedeng naka-lockdown lang na naka-lockdown. Di naman tayo pwedeng nasa loob lang ng bahay. Ang kasawian may bukas pa sa iyong buhay. Hindi natin katulad yung marami na kahit 3 buwan hindi lumabas ng bahay may makakain. Tayo na kailangan, no, marami sa atin sangkahig isang tuka. Pag hindi lumabas ng bahay, walang makakain. Yung araw-araw na pakain, mga soup kitchen, mga umihingi ng bigas, pagkain, dilata, sa loob ng 6 na buwan, kung wala po kayong mga nandiyan, no, na nanonood sa Facebook Live, na hindi nakikita ng tao pero tumutulong kayo, nagpapadala kayo ng inyong mga donasyon, nagpapadala kayo ng kahit anong bagay na pwede nating maibigay. Thank you.
buhay ay ganyan. Mayroong ligaya at lumbay, maghintay at may nakalaang bukas. Hindi tayo naglilingkod para banggitin yung pangalan, para palakpakan. Hindi tayo naglilingkod para maging sikat. Sana hindi tayo naglilingkod para mapansin ng tao. Sana malinaw sa atin na naglilingkod tayo kasi ito yung paraan talaga natin para maibalik natin sa Diyos, sa Poong Nazareno, yung kabutihang loob niya sa atin. Sa puso mo ay mawala ng lubusan. Pero ganun pa man, patuloy tayong nagtitiwala, no, na hindi tayo pababayaan ng Diyos, kung kaya't hindi rin naman tayo dapat magpabaya sa ating mga sarili. Sa may kapan na sa puso mo ay mawala ng lubusan. Magsitayo po ang lahat. Sa Panginoong Diyos, lahat ng san tinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo, mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Kayo, mga langit, sa Diyos na sa inyo lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinapan. Siawin kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga kapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sabay-sabay po tayo. Papuri sa Diyos sa kahitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Inupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama,
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa amin ay inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Marahil ay sasabihin ninyong, hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Poon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan. Poon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Poon, gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihan noon pa'y nahayag. Patawarin ako sa pagkakasala sa kamalian ko nang ako'y bata pa. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salariguro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo na kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo na kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangaring tumutulong sa iba? Kung sa gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkos, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba.
hindi lamang ang inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Nabagamat siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkos, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Naging maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maniniklohod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan nang kabilang sa'king kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan, ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon. Ayoko po, tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. Opo, tugon nito. Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae nauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos, sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng mga masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa mga nasa labas po, nawa ay kayo po'y may mga dalang pandong o payong dahil sa sobrang init ay no, ingatan po ang inyong mga sarili para hindi po magkasakit. Sa panahon natin, kung hindi sobrang init, sobrang lakas naman ng ulan. Pero ganun pa man, dapat natututo tayong sumabay sa panahon. Noong nakaraang linggo, tayo po ay pinaalalahanan ng isang pag-uugali na pangit na dapat nating baguhin o dapat nating suriin
yun ay yung pagkaingit. Diba sabi nung may-ari doon sa lalaki, kasi yung may-ari ng ubasan, napakabuti. No? Nagtawag siya ng mga manggagawa sa iba't ibang oras at lahat yon ay inupahan o binayaran niya ayon sa kanilang napagkasunduan. Pero yung mga nauna na tinawag na magtrabaho ay nagreklamo. Bakit pinagpantay-pantay? No? Ano sabi ng may-ari? Kunin mo ang ganang iyo. Umalis ka na. Eh ano, kung gawin ko ang maibigan ko sa aking ari-arian, naiinggit ka ba sa aking kabutihang loob? Diba, yung pinanggagalingan ng ating inggit ay dahil gusto natin tayo lang. Ayaw natin na mayroon din yung iba o ayaw natin kapantay yung iba. Gusto natin tayo yung tinatratong espesyal. Tayo ang nakakatanggap ng espesyal. So, hindi ganun ang Diyos. Para sa Diyos, kung sino ang tutugon, yun ang makakatanggap. At yung tatanggapin, yun ay talagang deserve ng tao na tanggapin. Kaya, no, nawa po, hindi natin makalimutan, no? Huwag tayong mabuhay sa inggit. Alisin natin yung inggit na nananalantay sa ating mga dugo, lalo pa sa panahon ngayon. Pangit ang mainggit, lalo pa sa panahon ngayon. Malinaw? Okay. Kaya ngayon, sa pagpapatuloy, naririto ulit, no? Pinapaliwanag ni Jesus kung paano nga ba talaga tayo susunod sa Diyos. Yung mga binibitawan nating salita. Kasi yung salita natin, dyan din nalalaman kung anong uri ng pagkatao mayroon ang isang tao. Na inaasahan, dapat kung ano ang sinabi, yun ang nakikita sa gawa. Pero magandang pagnilayan natin ito, no? Sabi kasi sa Ebanghelyo, merong may dalawang anak, inutusan, no? Tayo ba? Nung marinig niyo ba? Saan ka mas nakaka-relate? Saan ka medyo mas, no? Nakakapasok? Doon ka ba sa nakakatandang anak na nagsabi na ayoko, ayokong pumunta doon? Pero napag-isip-isip, sinunod din. O yung pangalawa, sinabi, sige po, susundin ko. Pero nung umalis, hindi niya sinunod. Sabi ng isa, hindi, pero sumunod. Sabi ng isa, opo, pero hindi sumunod. Kaiba. Kaya tayo, no? Magandang paalala ito eh, lalo pa sa panahon ngayon. Bakit tayo nagkakaproblema sa panahon ngayon? Na dapat sana, di ba, no? Focus tayo sa paglaban, paglutas ng pandemyang ito. Pero bakit nagkakagulo-gulo tayo? Eh kasi magkakaiba eh. Iba yung sinasabi sa ginagawa. Ang Diyos ba ang may problema? Eh, tao o yung pabago-bago eh. Di ba sabi sa aklat ni Propeta Ezekiel, na sabi niya, makinig kayo mga Israelita, o makinig kayo mga nagsisimba dito sa Quiapo. Matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo, ang baluktot. Kasi, di ba isang uri ng matatawag natin, pagsisinungaling, yung magsasabi ka ng oo, tapos di mo naman gagawin. Kasinungalingan yan.
mahirap mamuhay sa kasinungalingan. Hindi masosolve ang problema kung pagtatakpan natin ng kasinungalingan. May baka nabubuhay na nga tayo sa kasinungalingan. Maganda makita na sa panahon ba ngayon talaga bang yung tinatawag nating walk the talk? Yung sinasabi ba natin, nakikita sa gawa? Ipinapakita ba natin sa gawa? Dito sa yung pinapaliwanag ni Kristo, yung una na nagsabing oo, hindi, tapos tumalima, ito yung mga masasamang tao, mga salbahe, mga makasalanan, na tinatawag ng magbagong buhay, pero sabi, ayaw, pero kalauna nagbago na. Yung pangalawa, ito yung mga tao na madasalin, taong simbahan, pero pagkatapos ng misa, gagawa ng kasalanan. Baka maabutan tayo. Kailangan natin magdesisyon ngayon. Alin ba talaga ang gagawin natin? Kasi kasunod ng sinabi sa aklat ni Propeta, ang taong matuwid, pag nagpakasama, mamamatay. Pero yung masama, nagpakabuti, mabubuhay. So nasaan tayo ngayon sa estadong ito ng ating buhay? Ikaw ba? Alin ba ang mas madalas na lumalabas sa bibig mo? Oo o hindi? Oo, pero hindi mo ginagawa? Hindi, pero nagsusumikap kang magawa mo kung ano yung tama. Ya, kahit kami, no? Kahit ako bilang pari, magandang mapagnilayan din ito. Mahirap po yung hanggang salita lang ako. Mahirap yung sasabihin ninyo, Father, ang galing po ng sinabi ninyo. Pero nagkukos ako ng iskandalo kasi, nga, magaling ako magsalita, pero yung pagsasabuhay, hindi nyo nakikita. Lalo tigit. No? Kaya nga dapat, marunong tayong manindigan. Oo kung oo, hindi kung hindi. Para mas natatanggap tayo ng tao, nakikilala tayo ng tao. Mahirap yung, no, para lang magustuhan ka ng tao, magsisinungaling ka, mangangako ka. Kaya tuloy, nagkakaproblema tayo. Dabi-tabi po, no? Pero, di ba, naguguluhan tayo Pag nag-report ang Department of Health, ito yung report, iba yung sa actual. Ilan ba talaga ang namatay? Ilan ba talaga ang may kaso? Ilan ba talaga ang may COVID? Iba. Pag nagsalita din ang Pangulo, sasabihin niya, wala na yan, pero mayroon pa. Sasabihin niya, mayroon, pero wala pala. O ba, nagkakagulo tayo. Ano yung minsan, nakakahanga din yung mga leader sa ibang bansa, no? Yung meron silang integridad sa kanilang mga sinasabi. Nangako sila na paglilingkuran, pero ngayon nakita nila na wala silang magawa sa panahong ito ng pandemya, nag-resign. Sa atin, ano na? Di ba, nangako sila, paglilingkuran namin ang bayan. Kaming bahala sa inyo. Dumating na ang pandemya, wala tayong makita. Ngayon, ang gusto pang mangyari, no election. Uy, wag na. Kailangan na nga namin kayong palitan . Kasi puro kayo salita. Yung salita ninyo, hindi naman nakikita sa gawa. Okay pa ba tayo? Okay ba? O di sige, tayo na lang muna. Tayo. Akala ko ba, sabi mo, I love you.
Di ba? Sabi niyo sa mga asawa ninyo, I love you, mahal. Ikaw lang ang mamahalin ko. Eh, bakit nawala lang yung asawa mo? May kachat ka na naman na iba. Oh, tapos nga nag-aaway kayo. Ngayon mo, problema kayo. Eh, kasi magkaiba eh. Sabi, I love you. Eh, di, I love you. Wala nang iba. Eh, hindi ko mo rin maintindihan yung iba. No, na. Sa panahong ito, hindi na dapat nagbibisyo eh. Hirap na kami. Sigaw tayo ng sigaw sa pamahalaan. Tulong! Tulong! Binigyan naman ng tulong, di ba? O ano yung ginawa? Imbis na maging mabuti, ayun, nagsugal, uminom. O, sino ba talaga ang may problema? Ang Diyos tapat. Pag nagsalita ang Diyos, kung ano ang kanyang sinabi, yun ang makikita natin. Pero ang tao, kaya kailangan natin ituwid. Huwag tayong magsalita ng magsalita para lang magustuhan tayo ng tao na hindi naman natin kayang gawin. Mas maganda yun na maging totoo tayo. Pwedeng no, sabihin natin, nahihirapan akong magbago ngayon. No, nahihirapan ako. Para mas natutulungan. Kasi yun lang yung tanging paraan. Eh, sa pandemic natin, pwede naman, no? Basta aminin lang na nahihirapan tayo, baka lahat pa ng Pilipino tumulong kung malinaw lang talaga kung ano ang sinasabi. Hindi yung quarantine tayo ng quarantine kasi hindi natin totoo kung ano talaga ang kalagayan. Oh, hey, naghihintay tayo, di ba, no? Ilang araw na lang, ano bang quarantine tayo? GCQ, MECQ, o mai-insecure na naman tayo? Doon tayo sa totoo. Pwedeng maging pangit yung impression sa iyo, okay lang yun. Pero at least, yun yung totoo. Gaya ni Kristo, no? Kahit na ano sabihin sa kanya, basta sasabihin niya yun dapat nating marinig. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluloklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at uukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hingin natin sa Diyos na kayanin nating isalin sa kilos ang ating mga salitang binitiwan sa Kanya para sa bawat kahilingan ang ating itutugon. Amang nagpapatibay ng loob, tinggin mo ang aming panalangin. Amang nagpapatibay ng loob, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang maisabuhay nila ang kanilang mga panata sa Diyos na kanilang binitiwan sa araw na itinalaga sila sa paglilingkod sa bayan ng Diyos, manalangin tayo. Amang nagpapatibay ng loob, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19, upang ang kanilang mga sinumpaan sa pagtatalaga sa kanila sa kanilang tungkulin sa bayan ay maisali nila sa gawa para sa ikapapanuto ng tanan
Manalangin tayo. Amang nagpapatibay ng loob, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga tumutulong sa mga mandaragat sa buong mundo, upang maging laging handa silang maglingkod para sa ikabubuti ng lahat, manalangin tayo. Amang nagpapatibay ng loob, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nananalangin sa linggong ito, upang malampasan natin ang magagandang salita lamang na hindi naman namamalas sa ating pakikitungo sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Amang nagpapatibay ng loob, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, ang mga kahilingan ng lahat ng nanonood sa Facebook Live, at ang lahat ng panalangin na hinihiling na ipagdasal sa oras na ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdahan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw na lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang umuhubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga ngasiwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo.
Gayun din naman, ang matapos ang hapunan, inawa ka niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa gapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linghapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagyantapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa igararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Aalay
sakramentong banal na kahanga-hanga, papurihan natin at lahat ng bansa. O sakramentong banal na kahanga-hanga, tanggapin natin buhay niyang biyaya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nawa patuloy po natin ipagdasal habang hinihintay natin kung ano magiging status ng ating quarantine, no, pero nawa ay muli manawagan tayo sa IATF, no, na dagdagan yung kapasidad na pinapapasok sa loob ng simbahan dahil, no, pagtitingnan natin mas maraming tao sa labas kaysa sa loob. Mas safe sa loob kaysa sa labas. Sana po manawagan tayo sa mga nagdidesisyon sa IATF na makita nila itong sitwasyon natin, no, na mas ligtas kung mas maraming ang tao sa loob ng simbahan kaysa yung nagsisiksikan yung mga nasa labas. Doon mas, kumbaga, delikado, no, in case na mayroong virus, sila yung magkakadikit sa labas. Ganun pa man, kami patuloy na nagpapasalamat sa lahat po ng patuloy na nagpapadala ng kanilang mga donasyon, material, no, maging mga school supplies, pagkain, mga face mask o kung ano pa man na po pwede mapakinabangan. At ito naman ay atin ding ibinabahagi, no, sa mga nangangailangan, lalo tigit yung mga walang kapasidad sa panahon ngayon. Kaya nawa huwag po kayo mapagod at magsawang tumulong at magpadala ng tulong dito po sa Quiapo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus sa Sareno, inihiyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nila mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal
ka na. Amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Para sa maayos at organisadong paglabas ng ating simbahan,